Good day! This is Ed Signas at your Family Tips. Ngayon lang pumuli ako nakapag-vlog dahil nga po sa pandemic or sitwasyon natin dito sa Manila. At umuwi po muna ako ng probinsya. Kaya halos 5 or 6 na buwan pa akong hindi nakagawa ng vlogs. At sa pagkakataon pong ito, dahil nakabalik na nga po ako dito sa Manila, ay muli po tayong maging updated sa lahat ng mga topics natin na ating tatalakayin about personal cash flow. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, patuloy niyo po akong isubscribe. Mag-like na rin po tayo at pindutin po natin ang notification bell all para updated po tayo sa mga vlogs na gagawin ko. Umpisa po ngayon hanggang sa susunod. Ngayon po ay ating tatalakayin dahil nga sa nakikita natin ngayon halos sa balita, sa mga social media, ang mga iba't ibang klase ng pag-i-scam ng mga tao o panluloko sa kanilang kapwa. Kaya pag-uusapan po natin, paano ba maiiwasan ang mga taong ganto? Paano po natin malalaman kung ang tumawag po sa atin o nag-message ay isang scammer o nagpapanggap na sila ay ahente o sila ay employee ng isang kumpanya? Ayan po ang ating pag-uusap. At please lang po sa mga subscriber ko at patuloy na nanonood ng aking vlogs about personal cash loan, huwag po nating i-skip ang mga ads o advertisement na ating nakikita sa aking YouTube channel dahil napakalaking tulong po nito sa akin at patuloy po na ang aking YouTube channel ay mapanood hindi lamang po ng aking mga subscriber, pati na po ng mga tao na gusto pong malaman o gustong makakuha ng mga tips about personal cash loan. Huwag po nating i-skip ang lahat ng advertisement at mga ads na ating nakikita. At pakishare na rin po ang aking mga videos upang sa ganon ay mapanood rin po ng ating mga kaibigan ng lahat ng nangangailangan ng tips about personal cash loan. At sa lahat po na gusto nyo pong mag-request na pag-usapan natin about personal cash loan, mag-message lang po tayo sa ibaba at mag-comments at sabihin nyo po kung ano ang ating pag-uusapan at ito po ay aking pag-aaralan at atin po itong tatalakayin. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, ready na po tayo. Comments lang po at sa susunod po nating videos na gagawin, kasama na po kayo doon na akin pong ma-shoutout. Punta na po tayo sa ating pag-uusapan. Kung paano po natin maiiwasan o malalaman na ang tumawag po sa atin o ang nag-message ay isang scammer o nagpapanggap na ahente o employee ng isang kumpanya. Sa panahon po ngayon, halos karamihan ay ginagamit na ang social media. Isa po sa napakalakas o napaka-impluensya na gamit sa panahon ngayon ay ang social media. At ito na rin po ang ginagamit halos ng mga scammer upang sila ay makapanloko. Malalaman po natin na ang isang tao ay scammer kapag ito ay nakipag-usap sa atin. Halos lahat ay alam niya ang details. Dahil syempre kailangan pag-aralan niya ito para maging kapanipaniwala sa isang taong tinatawagan niya. Nandiyan na po halos pinapakita niya yung amortization table kung sakaling gusto niyo pong makapag-loan. Meron din po siyang mga details na nakalagay doon. Tulad ng pangalan niya, complete address, may address pa rin po ng opisina. At ganoon din po, meron din po siyang company ID or valid IDs na makikita ninyo. Yan po ang karaniwang ipinapakita ng mga scammer upang sa ganoon ay ma-hook niya at maging kapanipaniwala po ito sa kanila. Para maiwasan po natin ito at para malaman po kaagad natin kung isang tao ay nagsasabi ng totoo o kaya ito ay scammer sa pamamagitan ng pakikipag-usap po, alamin po kaagad natin kung ito ba ay scammer. Paano po ba natin malalaman? Ito ay nakipag-usap na or tumawag na sa inyo, ang number one steps niya ay mai-explain niya muna ng maayos ito sa inyo. Dahil syempre kailangan mapaniwala po niya kayo. At kapag alam niyang na-hook na kayo sa pakikipag-usap niya sa inyo, ang susunod niya pong gagawin ay papasok na po ang money involved. At kapag nalaman po niya na nanahuhook na kayo, nakukuha na niya ang loob niya sa inyo, unti-unti na po niyang ipapasok ang money involved. Yan po ang isa sa kanyang
malimit na gawin. Siyempre, scammer, kailangan niya na kumita o kailangan niyang makuha ang gusto niya o ang needs niya sa taong ini-scam niya o sa taong niloloko niya. Diyan na pong sasabihin niya na kailangan ay may babayaran tayo o meron po tayong processing fee na tinatawag at ibibigay niya na po ang remittances na pwede niyong ihulog at ibibigay niya na po kung saan niyo po pwedeng ihulog na remittances, GCash or bank account para po ito ay maihulog niyo na kagad sa kanya. Dahil nga po sa ganda ng paliwanag niya at explanation niya sa inyo, yung doubt niyo ay mawawala. At iisipin niyo na totoo siguro o totoo ang sinasabi ng taong ito dahil nga napakaganda ng pagpapaliwanag at explanation niya sa inyo. Hanggang magkasundo na nga po kayo na dito po ay ihulog po niyo yung hinihingi niyang pera o yung hinihingi niyang processing fee sa inyo. Ihuhulog niyo po sa GCash na sinabi niya, mostly GCash po ang ginagamit o kaya remittances at bank. At kapag nangyari na po ang pinag-usapan niyo, ito na po ang magiging malaki nating problema. Bigla na lang po kayo niyang iba-block sa inyong FB account or pati messenger niyo po at hindi niyo na po siya makokontak. Dito na po natin malalaman na tayo po pala ay na-scam o naloko ng isang taong tumawag sa atin at tayo po ay napaniwala niya. Isang paraan para po maiwasan natin o hindi po tayo ma-scam. Once na isang tao ay tumawag po sa inyo at nag-o-offer ng mga produkto niya o kaya sinasabing kung gusto nyo or need yung mag-avail ng personal cash loan at meron na po kaagad na involved na pera, mag-isip na po kaagad tayo. Halimbawa po, gusto po nating mag-avail ng personal cash loan o mag-apply. Kalimitan po yan dahil nga po sa ating pangangailangan. Marami po tayong makikita sa mga advertisement o sa social media na iba't ibang klase ng kanilang endorsement. Nandiyan na po na meron po silang contact number na kung sino ang needs ng ganito, ng ganon, ng personal cash loan, kontakin lamang po siya. Katulad ng sinabi ko, meron po siyang company ID, meron din po siyang office address, at meron din po siyang amortization table. Siyempre, kailangan prepare po rin lahat ang mga scammer upang maging kapanipaniwala po ito sa lahat ng mga tao. At dahil nga po kailangan natin na mag-avail o mag-apply ng personal cash loan, pag nakita po natin yon, tatawagan po natin ito o kaya mag-message po tayo sa kanya gamit ang cellphone or messenger. At syempre, ito namang si scammer dahil kailangan niya na makapanloko ng tao, agad po itong magsasagot sa inyo. At kapag nag-usap na po kayo, ang pag-uusapan nyo na po dito ay about doon sa gusto nyong mangyari. Kung gusto nyo mag-apply ng personal cash loan, sasabihin niya po na kailangan may processing fee. Pag sinabi pong ganun, mag-doubt na po tayo. Dahil ang processing fee po ay deductible sa loanable approved nyo. At wala po tayong babayaran once na nag-apply tayo ng personal cash loan upon process. Dahil kapag ang inyong application ay na-decline, automatically wala po tayong babayaran. Wala pong processing fee. Kung sakali po ito ay ma-approve, doon lamang po magkakaroon ng processing fee. Dahil kahit 10 loans, mapabangko man, o sabihin natin mga tumatawag sa ating mga agency o mga company na nagpapa-avail ng personal cash loan, lahat po yan ay mayroong processing fee. Lagi po nating tandaan na ang processing fee ay pwede pong i-deduct doon sa loanable approved na maa-approve sa atin. Hindi po, upon process pa lang ay nagbibigay kaagad tayo ng personal cash loan. Paano po pag hindi na-approve ang ating loan? Automatically, wala pong mangyayari sa perang ibinigay natin sa kanila. At kalimitan sa mga scammer, kapag nagpapa-bill ng personal cash loan, ay sinasabi na kaagad na 100% maa-approve kayo. Kapag kayo ay naghulog ng processing fee, sila na ang bahala. Paano po nila malalaman na maa-approve na kayo? Ngayon ang requirements ay hindi pa niya nakikita. Ngayon lahat ng mga documents niyo ay nasa inyo pa. Paano niya malalaman na approve na po kayo? Dahil po ang isang banko o ang isang company na nagpapa-loan, kailangan makita muna
yung requirements nyo kung kayo ba ay qualified to avail personal cash loan. At doon din po natin malalaman kung magkano po yung amount na pwede pong ma-approve sa atin. Meron po yan mga tinatawag natin na rules kung paano i-approve ang isang tao. Hindi naman po sila approver na para sabihin nila na sure na approve na po kayo. At si approver po ay hindi po tumatawag sa isang tao upang alukin po kayo ng personal cash loan. Mismo po, ang tumatawag po ay ang mga agent o kaya mga employee. Si approver po ang nag-a-approve na. Ibig sabihin, walang pakialam si approver upon process ng loan, doon lang po siya papasok kapag ang requirements nyo, ang mga documents nyo ay nasa kanya na at ito ay check niya kung kayo po ay qualified na ma-approve. Yan po ang ating tandaan. Muli po, kapag nag-apply tayo ng personal cash loan, ang processing fee po ay pwedeng deductible sa loan approved natin. Hindi po upon process ay magbibigay ka agad tayo ng processing fee. Mag-doubt na po kaagad tayo doon. At wala po tayong babayaran kapag pinaprocess pa lang ang ating loan application. At para makasiguro din tayo sa ating kausap, pwede po natin silang hingian ng kanilang clear copy ng kanilang contact number at contact number ng kanilang kumpanya. Pwede po natin itong tawagan to make it sure na sila po ay service provider ang company na kanyang pinapasukan. O kaya, pwede rin po tayong tumawag sa bangko at tanungin po natin na ito po bang taong tumawag sa inyo, itang agent nito ay coded po sa kanila. Madali po yun nilang matrace. Malalaman po kaagad natin kung sila po ba ay responsible doon sa kanilang ino-offer sa inyo. Kung sila po ba ay connected sa company na to o kung sila po ba ay coded ng isang bangko. Sure po yan na hindi po kayo mai-scam. Karaniwan po na hinihingi ng mga bangko o ng mga company na nagpapaloan ay yung clear copy ng inyong company ID, latest 1-month payslip, COE, and ITR 23. Gusto po niya muna itong makita para malaman niya kung qualified ba itong aplikante na to avail personal cash loan. Hindi po basta-basta hihingi ng processing fee na wala namang kasiguraduhan kung ma-approve po itong taong nag-a-apply ng personal cash loan. Yan po ang ating tatandaan. At kung sakali naman ang isang tao ay nag-o-offer ng mga produkto, para hindi po tayo ma-scam, mas maganda po kaliwaan. Ibigay ang produkto at ibigay nyo rin ang inyong bayad. Para sigurado, huwag po tayong basta-basta maguhulog sa mga GCash or remittances or sa mga bank account nila nang wala pa sa atin ang mga produkto na pinag-usapan nyo po. Dahil hindi po tayo nakakasiguro, lalo na sa panahon ngayon. Yan po ang ating pakatandaan. Para maiwasan na rin po natin na tayo ay maloko. Hanggang sa susunod po, na sana'y may natutunan po tayo sa ating napag-usapan na kung paano ba maiwasan natin ang mga taong manluloko o nag-i-scam sa atin, lalo na po sa panahon ngayon. Naririnig at nakikita po natin sa mga balita na kung ano-ano po ang kanilang mga ginagawa, makapanluloko lang ng tao. At sa ating napag-usapan, na sana kahit papaano, ay meron po tayong natutunan. Hanggang sa susunod po, Ed Signas at Your Family Tips. At sana, huwag po kayong umalis sa aking channel dahil ang tagal ko pong hindi nakapag-vlogs o nakagawa ng video. Pero umpisa po ngayon, hanggang sa susunod, muli po tayong magagawa ng mga video at tatalakayin po natin ang iba't ibang usapin, mga tips about personal cash loan. Ed Signas at Your Family Tips.